Hello, good morning mga lalabs, mga vayots! And Mindanao, maying hapon sa Davao, no? Sa mga kapwa ko Davaoinos dyan, maying hapon sa inyong atanay. Hello, mga lalabs, shout out po mga lalabs, mga vayots. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So ito na po, mga lalabs, mga vayots, ang ating topic finally po. Alhamdulillah, no, thank God that after 8 years, or more than 8 years yata na pakikipaglaban ng mga magulang ng mga bata sa Talaingod na kinidnap nila ni Sator Ocampo at ni Act Teacher Patiles Franz Castro, nagkaloon na po ng linaw. So palakpakan natin. Ayon dito sa balita ng Manila Times, ano kaya naranasan ni Franz Castro ngayon? Umiyak kaya siya or galit? Ay, sirak po nito, magpamedia na naman to, magpatawag ng press conference si VP Sara at si Pangulong, dating Pangulong Duterte. So ito, sabi ng Manila Times, a court in Davao del Norte found former Bayan Muna Representative Sator Ocampo and ACT Teachers Party List Franz Castro guilty of child abuse and sentenced to them. Sentenced them to a maximum of 6 years in prison. Bakit ito lang? Ang daming lang bata na kinidnap, yung iba pa nga na abuso pa nga, diba, dun sa Alcadi. Eh, dapat bawat bata counts din yun, no? Ganun dapat, diba? Para doon na mabulok sa kulungan ang kipay ni Castro. The Davao del Norte Regional Trial Court Branch 2 convicted Ocampo, Castro, and 11 others for violating Section 10 of Republic Act 7610 or the Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploiting, and Discrimination Act. Sabi pa dito, the others are ito si yung 11 na kasama nila, kasabwat, si Eugenia, Maria Eugenia Victoria Nolasco, Jesus Madamo, Mangiti, Mangiti mo na mga kabulas, tugan kababoyan sa mga tao. Jesus Madamo, Jesus, pag yun ang pangalan, Diyos ko po, Jesus, Jesus ko Ginoo. Putang ina ka, pangalan ka pa naman ni Jesus, tapos anong ginawa mo? Demonyo, dapat demon Madamo, ang pangalan niya hindi na Jesus, tanginang yan. Tapos ito pa, Merero Pokita, uy, Pokita. Si Merero Pokita, Maricel Andagkit, Marshall Rindon, akara ko si Rindon Labador. Marian Aga, Genevieve Paraba, Nerhaya Taliedo, Maria Concepcion Ibarra, Nerfa Awing, at Wingwing Daonsay. So ito yung labing isa na kasabwat nila sa mga pag-kidnap-kidnap sa mga kabataan. Na ewan ko, yung iba dinala di ba doon sa Alcadip, tapos yung iba dinala doon sa Metro Manila para mag-rally-rally. The court also ordered them to pay jointly and severally each of the minor victims civil indemnity of 10,000. E mura naman yun. Bata, minor, di edad pa. Dapat 100,000 each. 10,000 and 10,000 in moral damages. So 20,000 na kada bata. Tapos, ito pa, moral damages plus interest daw. May interest pa. Interest rate daw of 6%. Gawin nyo ng 20%. Pabor pa talaga itong mga ano na to. Sa batas na siguro ito. Ay, kaya 6% per year if and when the decision becomes final. So, ito yung sabi. In its decision, the court said that the prosecution established
proof beyond reasonable doubt that Ocampo, Castro, Nolasco, Nadamo, Poquito, andagkit aga Rindon, Paraba, Awing, Daunsay, Taliedo, and Ibarra committed act detrimental to the safety and well-being of the minor Lumad learners by keeping them in their company and transporting them on foot on a remote, dark, and unsecured road without the assistance and presence of the law enforcement, any government agency, or written permission and consent of the minor's parents. Pero anong sinasabi nila dito? Ayun, pinaglalakad ang mga bata sa madilim or sa kawalan ng ganyan mga lugar na hindi safety yung lugar, no? Na walang tulong mula sa gobyerno, sa ating batas, sa mga kapulisan ganyan, at wala higit sa lahat, wala din pong pahintulot o sulat na nagpapahintulot mula sa kanilang mga magulang. So, yun yung kaso. So, pero sabi ni Sator Ocampo dito at ni Castro ay mag-aapila daw sila sa korte sa desisyon na iyon at kanila ngayong giniklaim, no, ini-insist talaga nila na sila ay kinusubukan lang daw nila na protektahan ang mga bata at sa rescue mission. Ang matatandaan ninyo, nung taon ba yun, 2021, na doon sa Alcadiv, yung pag doon sa Cebu na na-raid doon ng mga polis yung mga bata na mahigit 3 taon, yun, di ba, yung kinidnap doon nila ni Castro na to, na tinago doon at may inaboso pa doon na eskwelahan ng Alcadiv, no? May mga kondom doon na nakita. So may mga bata na inabuso doon at may nanay ng bata na nakidnap doon sa Talaandig na dahil sa kawalan ng pag-asa na mahanap ang kanyang anak ay nagpatiwakal. Castro na to at Ocampo. Tapos ngayon, sasabihin ng dalawang putang inang ito na prinotektahan lang nila ang mga bata during rescue mission. Mga putang inan yung Kailan pa kaya mamatay ito si De Castro at si Ocampo? Under risk ng kanyang Kailan pa kaya sila susunduin ni Juma Season, mga puta kayo? So nag-aapila na lang sila. Ito pa lang, this is clear miscarriage of justice. And we will strongly question this decision in all venues possible, they said in a joint statement. So ano to? Kakausapin ba ni Castro at ni Ocampo si Tambaloslos Martin Romualdez para tawagan yung judge dyan sa Davao del Norte? Kasi ganyan yung nangyayari sa mga vloggers eh, kaya walang patid ang mga vloggers ng House of Representatives ni Martin Romualdez according to sa voice message ni Ninio Barsaga na andito pa ngayon yata eh, na pinakita ni Jay Guevara na wala daw problema kung kasuhan sila dahil ang House of Representatives na daw na kanilang amo doon ang bahala. Ganito din ngayon si Franz Castro. Bakit? Ihawak siya ni Martin Romualdez eh. Ito siya yung inutosan ni Martin Romualdez na git-gitin si VP Sara. Birahin kung ano pa man ang tabrasuhin sa 125 million na confidential funds. Tapos pagdating sa 20 million na SONA budget, tahimik si Castro dahil lalamon siya na ng todo. Talaga. So baka, usapin ni Castro si Romualdez at tawagan ni Romualdez yung judge doon sa Del Norte na tatakot-takotin na naman siguro para baguhin na naman yung court decision. So ngayon,
sino ba ito? Itong hayop na diputang DILJ. Abalos! Eh ngayon, Abalos, dahil itong si Pastor Kiboloy nga, na wala pang conviction kagaya nito, eh pinapahalugog na ninyo, may patong na sa ulo, kung ano-ano pang ginagawa ninyo. O, sinira niyo pa, pinalusob niyo pa doon ng batabatalyon na soft troopers ang kanyang kingdom. So ngayon, si Franz Castro at si Ocampo ay guilty na beyond reasonable doubt. Hulihin mo na, Abalos, Marbel at saka yung si Martinez, yung dalawang putang inang Castro at Ocampo. Dito natin ngayon titingnan kung ano ang action ni Abalos dito. Kailan niya hulihin ang dalawang convicted criminal na ito, no? Ngayon yun ako, pagdating kay Pastor Kibuloy niya, ang bilis-bilis ninyo eh. Dapat umaksyon kayo kaagad. Kung hindi, masisilip na naman. Talaga, Abalos, kahit kailan. Tatakbo ka pa naman, di ba, ng senador dahil para matuwa yung mga makakaliwang, sabi nga ni Percy Lapid, mga masasamang tao nakapasok sa administrasyon ni Marcos. Kasama nila yung lahat ng mga lords. So, ito, ano masasabi ninyo, mga lalabs, mga vios, convicted na ngayon si Castro at mahahatulan ng 3 hanggang 6 na taon yata, yun. So, yun. Kailan kaya siya huhulihin ni Abalos? Abangan natin po yan. So, maraming salamat kahit papano, convicted na ang mga animal.